So, hello guys! Kamusta kayo? So, I'm back. Okay, another update tayo. Itong update ko, actually, nai-stress ako sa update na to. Okay, so before that, update ko muna kayo regarding sa kalagayan ko. Okay, so, I told you last Tuesday, nag-start akong, wait lang guys, okay? So, ang nangyari kasi, sinabi ko na to sa aking previous video, nung Monday, I have diretso yung klase ko noon. Yung lahat ng five sections ng grade 10 na handle ko, tinuruan ko that day. Okay, and then, it so happened na yung dalawang last period ko, okay, na handle ko, yun yung mga pinaka magugulo ko. So, syempre, pagod na pagod ako. Then, after that, ako, actually, late na nga ako nakaka-uwi. Minsan, 5:30. Pag umulan pa, mas late pa doon. Okay? So, ang nangyari, I forgot my umbrella, okay? I forgot to put my umbrella in my bag. Kaya ang nangyari, nung pauwian na, hindi naman ako naulanan kasi may pathway kami sa school, okay? Hindi ako masyadong naulanan. The problem is, pagka-uwi ko ng bahay, okay? Natagalan ako sa pag-open ng gate, okay? At yung gate namin talagang wala siyang harang, wala siyang pangharang sa ulan, kaya doon ako nabasa. So, tingin ko, doon ako talaga nakuha tong sakit ko, okay? So, update sa kalagayan ko, ayoko sana talagang mag-absent kasi bilang nung naging estudyante ako guys, never akong nag-absent except nung nag-law school ako talagang doon medyo sometimes you want to be absent kasi ang daming assignments, ang daming babasahin, and sometimes nakaka-pressure kasi pag tinatawag ka ng mga professors mo, okay? So, aside from that, so yun nga, ayokong sana mag-absent kaya Tuesday, pumasok pa ako, nag-klase pa ako. Luckily, I only have 3 classes sa school that day. Okay, nagturo pa rin ako sa 5-1 talk ng gabi. Wednesday, nagklase pa rin ako. Pero doon na ako natakot kasi hapon, okay, iba na umaga pa lang, iba na yung pakiramdam ko. And then hapon talagang, first period pa lang, todo-todo nilagnat na ako. Okay, so, hindi ko na, talagang nilagnat, inapoy ako ng lagnat, so Thursday, pinili kong hindi pumasok, okay? And then, luckily, available pa sa amin yung calamity leave na 3 days, so okay lang, okay? However, worried ako sa mga estudyante ko kasi malapit ng exam, guys. Malapit ng first quarter exam at medyo marami kaming oras na nag-google para sa mga reading test. Imbes sana na matapos namin lahat yung lessons na dapat sana naming tapusin, wala, bibilisan namin. And nagkasakit pa ako, so mas nabawasan pa yung time ko para mag-discuss sa mga estudyante ko. I really feel bad, pero yun nga, sabi nga rin ng kaibigan ko na co-teacher ko na si Mapaw, she said, do not abuse your body. Okay, mahirap sa amin, meron kaming term na abulbul, okay, or nabugbog. Mahirap pag yung katawan mo pinabayaan mo at nabugbog yan ng sakit, okay, babawi sa iyo, okay? So yun nga, bumawi siya. So what I feel right now, okay, masakit masyado yung panlunok ko, okay, masakit masyado yung dito ko, para siyang sore. And then ito nga, may problema ako sa, hindi ko ma-explain, may problema ako, pero kahit anong try kong singa, ayaw yung lumabas, okay? So, ang nangyayari, I can just higupin, and then, sometimes I use tissue, I expel the phlegm sa tissue, and then tatapon ko, okay? So, yun, hirap na hirap ako, kasi pag gabi, uncomfortable kang huminga through your nose. So, sometimes, unconsciously, I breathe using my mouth, okay? Which is not okay, kasi magdadry yung inside ng mouth mo. Okay? And then, maaapektuhan na naman yung throat mo. Kasi magdadry siya ulit. Okay? So, hindi ko alam. Okay? And then, aside from that kanina, pumasok na ako ngayon. Okay? Pumasok na ako kasi may event naman kami sa school morning. We had the mass induction program. And then, afternoon, mag-MC dapat ako sa send-off party ng isa sa mga veteranong teacher namin sa school. However, since masama nga yung pakiramdam ko kanina, I had to say no. Kaya hindi nga ako umaten nung event. Nag-stay lang ako sa room. Okay, and then nagpahinga. Okay? And so, yun. Aside sa throat na masakit, sore, aside sa phlegm na hindi matanggal, masakit ang ulo ko. Kung hindi siya masakit, alternate siya. Kung hindi masakit, mabigat. Okay, na parang gusto mo lang itulog. Okay? So, let's go now to my update. Okay? So, ito. Related kasi itong sakit ko. Okay?
'di ba, may sakit ka na nga pero still nagkaklase ako. The reason, gusto kong ma-achieve sana yung 300 pesos na perfect attendance incentive, okay? Pero just yesterday habang nasa bahay lang ako, resting, okay, doon ko na-receive yung notification. Nag-post na naman ng notification yung aming local electric company dito, Senpelco, Central Pangasinan Electric Company, kay Senpelco, na mawawalan na naman kami ng kuryente on Sunday, 8 to 5. Ang nakakalungkot, di ba na-lock nga yung page ko last week, balak ko sanang bumawi ngayong Sunday. Kasi ang late parang kita ko as of now, nasa below 1.7 pa lang ako. Eh, malapit na ang cut-off, okay? So, yun. Ang nag-open ako ng, I think, 11 or 12 slots ata yun, okay? From 1 PM, diretso. Eh, walang kuryente. Okay, buti na lang, isa pa lang yung na-book and it so happened na 5:30. Pero nag-worry ako guys kasi itong Senpelco dito sa amin, hindi siya kilala. Kilala siya na magpatay ng ilaw on time pero hindi sila nagbabalik ng ilaw on time. Inis na inis ako, 5:30 yun. Okay, magbabalik daw ang kuryente ng 5 pero I doubt. So, anong balak kong gawin? Okay, balak kong gamitin sana. Tapos kasi, itong phone ko, okay, lagi ko siyang niloloadan nung sa Globe, yung Globe Sakto 90. Okay? So, alam ko naman nang gamitin yung mobile hotspot. Okay? Try ko lang siya sa Sunday. Kasi isa lang naman yung klase ko na maapektuhan nung power interruption tingin ko. Ang next class ko after noon ay 7 PM na ata. Okay? So, yun. Sana mag-work itong mobile hotspot thingy. Okay? So, bakit nga pa lagi kaming walang kuryente? You might ask. Okay? Kasi, if you notice, tatlong linggo na kaming paulit-ulit na walang kuryente. Nung nakaraang dalawang beses, Saturday na wala. 8 to 5 din. Okay? The reason is, malapit lang kasi kami guys sa Capitol Compound. Alam niyo naman siguro ang pamosong Capitol Compound ng Pangasinan, malapit kami doon. Tapos, after ng Capitol Compound, sunod-sunod na yung mga school. Okay? Actually, tawag namin dito, parang university belt din. It's just that, okay, nandito yung main campus ng Pangasinan State University. After nun, Pangasinan National High School, which is a very big school. Tapos, meron kaming PSU CAST. Okay? Parang annex nung Pangasinan State University. And then, compound na namin. Pero yung compound namin, yung iba kasing part na kuha ng TESDA. Okay? So, PISAT TESDA. And then kami, PISAT DepEd. Okay? And then, after nun, may elementary school ulit. Lingayen 1 Central School. And then, before pala ng PSU, meron pang elementary school ulit, yung Matalaba, Magsaysay Elementary School. So, ang problema guys, itong area na to, especially sa Capitol Compound, nalilinyahan talaga ng napakaraming puno. Okay, and then syempre, panahon na naman ng tag-ulan at bagyo, parang safety and precautionary measure na rin siguro na mag-trim ng mga puno para pag bumagyo, wala masyadong madamage. Kasi nasubukan namin yun one time na bumagyo ng bonggang-bongga, talagang wasak yung marami naming puno. Okay, so yun, nag-trim sila ng mga puno, okay? Actually, last Saturday, ang na-observe ko, nandun na sila sa natapos na nila hanggang sa Pangasinan National High School. So, tingin ko baka isunod na yung sa area namin. Okay? Pero, yun nga guys, pinaghihirapan kong ma-perfect yung attendance ko. Ano ba naman niya? Wala pa akong late kahit may sakit ako. Tapos, ayoko namang manise kasi syempre, at least ginagawa ng local government namin yung nararapat para sa amin. And then at least ngayon yung Senpelco, yung electric company namin, is meron ng Facebook account, kaya updated ako. Unlike before na talagang, bakit? Walang kuryente? Okay, so, yun lang. So, ang
hope ko na lang talaga is gumana for me yung mobile hotspot thingy. Okay? Para mairaos ko yung lesson ko ng 5:30 p.m. ng Sunday. Okay? By the way, yung estudyante ko doon, okay? Nawala siya ng matagal. Adult siya, adult, okay? If I remember it correctly, nagpakasal kasi siya noong July 14. Okay? So, she's back. Okay? Ang usapan namin, she will show me pictures of her wedding. So, tingnan ko lang. Kasi madaldal din yun eh. Okay? May lesson kami. Hindi kami free talk ha. May talagang actual lesson kami. Pero, mas more on free talk ang ginagawa namin. Enjoy. Kasi, we're like friends. Alam mo yun? Parang, sisterette! Sister, sister! Okay? So, yun. Siya pa naman ang sudyante ko that time. Hindi man lang siya nag-book dun sa ibang schedule. Meron pang bakante. Na-stress ako. So, pray for me, guys. Okay, pray for me. Pray for me. Yun na nga lang eh. Pagkakait pa sa akin. Okay? Okay, guys. So, goodbye muna. Okay? As of now, medyo sumasakit na naman yung ulo ko. Okay? And then, kakatapos ko lang kasi ng 3 classes kanina. Okay? Puro boys pa yung estudyante ko. Mga regulars ko sila actually. Okay? So, yun muna. Goodbye. Okay? Goodbye muna. Okay? Pray for me, guys. Pray for me to get well. And pray for me na sana mairaos ko yung sa Sunday. Okay? Goodbye! See you again!